Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Kung kating ng energy lang. Kung sino ang makaresonate. Kung sino po ang makuha ng energy. Wow, the white dragon. Ang dami ata nito. Huwag na itong iba. Madami. Makikita sa mga mata mo yung full of courage ka as a person, or you're full of courage inside of you, maybe to spread wisdom, to speak the truth, to spread the truth, mga ganyan. You're a wise person also, powerful, and para kang si ano, si Dragon King. So Miss the Dragon King, na puti na dragon, yung ganon. Very wise and powerful and strong, di ba? And parang mighty, parang ganon, mighty dragon, mga ganyan. And parang meron kang ano, mission, or there's a seal, or it's your purpose or mission sa mundo na to. Clarification of the dragon here, white dragon, para mas klaro. Galing ka sa langit. Merong heaven and earth. Ito naman kasi guys, itong deck ang ginamit ko. Hindi na kumukuha ng reversal dito. Galing ka sa langit. You're from heaven. So, ibig sabihin, anghel ka. Na pinadala dito sa lupa. Ay, yeah. You're sage. Yes. O daw. And very wise ka nga, sage, oh. You are a profound gifted, not gifted. You're a profound wise, profoundly wise. You're very wise, or profound yung wisdom mo. Profoundly wise, or you have that profound wisdom. Ibig sabihin, malalim, no? Na kaalaman, or deep na na wisdom yung taglay mo. Malalim. Profound eh. Malalim at malawak. Yung alam, yung ang dami mong alam na hindi alam ng ibang tao or ng mga tao. Galing ka sa langit nga, anghel ka nga, na ipinadala dito sa lupa. So, ayan. Ito lang. Sa taas lang. That's why. So, ibig sabihin, anghel ka talaga. No? And pag dragon, ibig sabihin seraphim. Seraphim angel ka. Pag sa langit ka, seraphim angel ka. Seraphim angel ka ba? Pag nasa langit ka. Oo daw, seraphim. Ganyan kasi yung seraphim. Dragons yun sila. Pero nag-shape-shifting naman yan. Kung anong form ang ano, pwede din maging humanoid yung ano nila. At yan yung mga maliliwanag, yung parang apoy. Apoy yung seraphim na yun, parang apoy, nagliliyab na apoy. Maliwanag. Ayan. Yes, seraphim angel. And parang ano ka na eh, batikan, biasa. Well-experienced. Kahit ba sa battle, kasi yung mga anghel sanay yan sa away, sa battle, sa pakipagdigma. Sanay ka din ba sa pakipagdigma sa langit noon? Hindi naman. Pero madalas ka makipagdigma or makipag-battle sa langit noon. Yes, you're very strong. Madalas lang. Yung hindi naman sanay si Rose pakipagdigma, pero madalas nakipag-battle ka, nakipag-laban. Yeah. Ang lakas mo.
Yun yan yung mga anghel, guys. Hindi yan katulad ng mga Cupid. Parang sa imagination lang ng tao yan. Cupid na anghel. Or humanoid angel. Yeah, mga ordinary angel yung mga humanoid angel. Pero pag mga seraphim, yan yung mga malakas na anghel. Yan yung matataas na ranks. Pati yung cherubim, pero ang pinakamataas dyan na rank ko. Highest ranking angel, seraphim. Ayan o. Mga, yan na yung, di ba, yung mga anghel talaga, parang mga beast yan eh. Pero pag mataas yung mga rank ko. Ganun yun. At yan ang, meron pa yung mga subspecies yung seraphim. Kagaya ng kay Leviathan. Meron ding, parang si Behemoth, di ba, na anghel. So, konti lang yung alam natin, no? Na kung ano talaga yung mga anghel. Madami pa yan. Maliban sa mga sinasabi dun sa ano, Biblia, madami pa yan na klase ng anghel. Meron pa yan na mga parang dinosaur. Parang dragon sa western, yung western dragon. Yung hindi kagaya ng dragon na eastern dragon. Yung seraphim, parang eastern dragon yan. At kadalasan, madaming ulo yan sila. Pito, mga ganyan. Minsan ay siyam, yung gano'n. Yung mga iba, ilan yung ulo. Gano'n yun. So, yes. Patuloy ko ba to? Wag niyo lang masyadong seryosohin pag mga ganyan. Pero, kumbaga nakukaan lang to ng reading sa mga ganyan. Siguro to inspire, no? To inspire a lot of people, mga ganyan. To make your mood up, feeling better. Ma-uplift yung mood ng mga manunood, no? So, ayan. Ganyan talaga. More information sa'yo. Gagamitan ko yun yung ibang deck. Ayun talaga yung sage. The sage. Someone, you're a person na hindi ka pala person talaga. Hindi ka pala taon. Ano kay, yung origin mo is angel and seraphim. Yun, seraphim angel. And malakas yung intuition mo at yung perception mo also, no? You're loyal, no? Loyal. Maybe you're loyal sa God. Loyal sa God. Yun ba yung ibig sabihin dyan? Loyal sa God. No, hindi daw sa loyal sa God yung ibig sabihin dyan, no? Wolf. You're a loyal friend. Ganyan. No, you're a merong wolf dito eh. So, ibig sabihin, marunong ka magpahalaga, no? Sa partner mo, sa ka-close someone na kahit kanino naka-close mo, ganun. Hindi naman sa ganun. Pwedeng sa partner mo lang. Hindi. Maring sa God. Sa God. Yeah, sa God. Yes, sa God yan. Marunong ka magpalaga ng relationship mo with God kasi angel kay. Pero, you're faithful to God. Yeah, you're faithful to God. Yun ang ibig sabihin yan. Faithful ka sa God. And, you're connected sa God, body and mind mo. So, madali ka lang makakonnect yun sa God kasi angel kay. Hindi ka gaya ng tao dadaan pa yun kay Jesus Christ. Kasi, kung hindi dahil kay Jesus Christ, wala na yung tao ngayon, di ba? Vanish na yan. Baka ibang species na naman yung dito sa mundong to kung hindi sa name ni Jesus Christ, yung race ng tao. O, so ganun. Actually, humans are not perfect talaga, pero ganun kasi parang ini-implement din talaga yung maging mabuti, no? Yung may care naman sa kapwa na huwag sumalbahay, yung ganyan, syempre para matiwasay, tahimik at payapa yung buhay, yung ganun,
Yung wag yung sarili lang ang isipin, yung gusto, yung makuha lang ang gusto. At bakit nga naman yung maging greedy, yung maging selfish ka lang, no? Ganun. Bakit nga naman yun? Siyempre, namumuhay din yung iba. So, ganun. So, ano tong purpose mo dito sa mundo to? Your destiny. ilang beses ko na nabasa to. Your destiny. Pagpatuloy ko ba to? Na-miss ko na pa ng reading. Oh my gosh. Okay. Na-notice nyo guys. Ilang beses na to? Pagpatuloy ko pa kaya to? I think I should change. Pero minsan lang naman to. More information about you. Hero. So, you're a hero ka naman. Matulungin ka, may hindi ka mag-save or yun talaga eh. Pag anghelo kasi, you have that strong drive, strong will, a strong desire to save and to help others. Yung mga nangailangan na natulong o kailangan na i-save. You're like a hero. You're a hero. Hindi lang like a hero, kundi a hero talaga kasi lumabas yung the hero. O apoy pati, no? Apoy yung color. Lumalabas yung pagiging parang dragon mo, no? Kung merong mga inaapi or kung merong injustice, yung mga ganyan. Or kung merong ginagawa ng hindi tama. Yung gano'n, pag merong hindi tama. So, gano'n, lumalabas yung pagiging dragon mo. Yung gano'n, dragon, no? Ano ba yung pag nagalit ka, lumalabas yung pagiging dragon mo? O ano yung magalit yung dragon, gano'n? Ano ba yun? Ay, oo. Strong emotion to, King of Water. Passionate ka. Strong talaga emotion mo. Yes, deep and strong emotion mo. Pag nagalit ka, lumalabas yung pagiging dragon mo. Kasi naman talaga ang origin mo eh, si Rafim. So, yan. Kaya, huwag ka na magtaka. Kahit ikaw siguro, bakit kahit ikaw, nagugulat ka. Or na, nabibigla ka sa sarili mo, nagugulat ka sa sarili mo pagka nag-arrange ka na sa galit, pagka mayroong injustice at unfair. Mga ganon. Hindi ka naman nagugulat sa sarili mo. Sanay ka na. Sanay ka na din. Pero, parang, kung minsan gusto mong kontrolin na lang, na ayaw mo sanang ilabas. Hindi naman. Minsan, kung pwede pa lang na kontrolin, kinukontrol mo. Hindi din eh. Pero iniiwasan mo magalit. Na lumabas yung pagiging dragon. Yeah. Sinatry mo i-balance yung emotion mo. Yung ganun. Pero for sure, pag inapakan yung integridad mo with integrity here, yun. O nga naman, guys. Papakan na yung integridad mo. Bastusin ka nga naman. Kung, di ba? Kung, basta may ganyan kasi. Oh. Yeah. For sure, dun ka nagagalit. And, para pagka merong unfair or injustice or pagka may kailangang i-save ka. Mga ganun. Ano ibig sabihin nito? Ng hero na to. Tagapag-save ka ng kaluluwa. Ng tao din. Hindi. Matulungin ka lang sa mga kailangang tulungan. Ganun. Hindi naman. Basta you're like a hero. Hindi mo mapigilan na tulungan at i-save yung kailangang i-save at tulungan, right? Ayun. Yes. Yes. With integrity pa yan. Yes. Yes. Ganun yun, guys. May strong passion at may awa. No? May strong yung emotion. Strong yung emotion eh. And, desire for justice. Mga ganyan. And also, to help to save. Ganyan.
Yung kailangan i-save, kailangan tulungan. Pero kahit anong gusto mong tulungan, minsan hindi talaga eh. May pagkakataon na hindi mo matulungan, kagaya ng mga hayop, no? Na kinakatay. Eh, kailangan kasi kainin ng tao yung hayop. Diba? Gusto mo man i-save, eh, wala eh. Katulad ng baboy, oh. Diba? So, pagpatuloy ko ba ito? More information sa'yo. Sayang din kasi yung oras eh. Panahon, time. Ang pag-reading, I think it's upright. Upright ba itong Knight of Pentacles na to? In reverse. In reverse na siya. Knight of Pentacles. What's with the Knight of Pentacles in reverse here? You're here on Earth because of your destiny. Yun talagang main reason kung bakit nandito ka sa mundong to. Because you're of your destiny. So ano tong destiny mo na to? Your fate. I think magkalat ng balita, ng salita ng God, parang maging prophet ka. You're like a prophet, right? Yeah, you're like a prophet. Para sabihin ko ano yung tama sa mali, what is right from wrong, to bring balance, white and black ko. And para karoon ng awareness din yung mga tao, kung ano yung totoo, no? And also to teach wisdom, maybe to guide others. Yun naman ang dalas ang purpose ng mga pinapadala dito eh. And para mag-grow yung awareness ng mga tao. And what's with the green dragon here? Green dragon. Para mawala yung gulo. Para hindi na maging masyadong competitive yung mga tao, or yung palaaway, or yung gusto yung competition, yung makipagpataas-taasan, yung mga ganyan ba. Kasi clouded kasi yung judgment ng ibang tao, ng desire for power and for power, dominance, ganyan, no? Control, yan kasi ang gusto ng iba. That's why para hindi na nila saya ng panahon yung pangialam sa buhay ng iba, yung pakipag-competition, yung ganyan, yung ang gusto ay sila na sa taas, yung mag-block na lang ng goals ng iba, ng ambisyon ng iba, ng misyon ng iba, dahil or basta mga ganun, hindi naman sila makapang-block, pero parang nagiging toxic na sa lipunan. So para magkaroon sila din ng awareness, para mag-grow yung awareness nila, no, para lumawak-lawak naman, para may growth sa kanila. Para kung immature man, eh maging mature na mag-isip. Pag nakarinig ng wise words, kasi you're a wise person, you're a very wise person. Hindi yan galing dito sa lupa, yung wisdom mo, galing pa yan sa langit. Kasi galing ka sa langit eh. So, ayan. Kain muna ako ng ice cream. May mukbang. Ang harap. Parang maasim-asima. Pampanis. So, yan. So, ano itong... Well. As you see, may justice card dito, no? And the Knight of... possible talaga ang... Para malaman ng tao kung ano yung tama sa mali. Kasi yung ibang tao talaga guys, maraming tao hindi aware sa tama at mali, no? Para bang katulad ng hayop din ng tao eh. Kasi nilalang lang din ng God yung tao, di ba?
na ang gusto ay katulad ng aso. Ang gusto ay magdumi na, no? Pag magpakain, kung kunwari kung kulang yung pagkain, na-notice niyan sa mga kulang yung pagkain sa mga hype na kulang yung pagkain na. Budgeted ba? Ay dito sa Iloilo. Yung mga aso dito. Parang dominante yung iba, no? Na kung sino ang matapang, siya ang busog palagi kasi nagawan yung mga mahina eh. So ganun yung tao. So you're here on earth to bring fairness. So that alam ng mga tao kung ano yung tama sa mali. Na hindi dapat maging gahaman. Na hindi dapat maging grapal or yung gahaman nga hindi dapat maging greedy. Na dapat maging fair. Matuto namang isipin din yung kapwa nila, no? Hindi lang yung sarili nila. So ganun. What is right from wrong? Hindi kasi alam ng iba yung tama sa mali. So yan. And ano pa yung purpose mo? Ano tong destiny mo na to? Ano yung destiny mo? More clarification. Sana may explain. What's with this card? Kailangan may i-pursue ka. I need that passion, no? Bakit wala ka bang passion ngayon? Kulang ba yung passion mo and drive? Kulang? Hindi naman kulang. Or hindi ka lang ganun ka-driven? Hindi ka lang ganun ka-driven? To build a family? Pwede ganun. Gagamitin mo yung sacral chakra mo. Buo ka ng pamilya. And, yeah. Or chakra. Third eye chakra. Will be more passionate, no? Na ano, bubuo ng family. Bubuo ng family. Bubuo ng family. Yeah. Yun ang magkaanak ka. Yun ang destiny mo, magkaanak ka. No, ang mag-umpisa ng pamilya. Ang mag-umpisa to ng pamilya. Ang mag-umpisa ng pamilya. At yun talaga umpisan mo, yung ang mag-umpisa ka ng pamilya. Bakit? Basta ganun. Ganun ang kasama sa destiny mo. Mag-umpisa ng pamilya. Umpisa mo na ba yung destiny mo? Hindi pa. Yung destiny mo hindi pa. Pero yung mga mission mo na umpisa mo na. Ayun, yung mission mo, oo. Pero yung destiny mo, you're here on earth because of your destiny. Yan ang main mo na. Dapat yun talaga main na ano reason why you're here on earth, kung bakit ka pinadala, dahil sa destiny mo. Maring hindi pa divine timing sa destiny mo. Na-ready ka pa lang for your destiny. Yeah, na-ready ka pa lang yan. Pero yung mission mo na umpisa mo na yung magkalat ng balita, yung mag-share ng wisdom, yung parang prophet pa ganyan, prophet. Di basta-basta yan na ano, Seraphim Angel yan. Yan yung mga closest to God. Close to God yung mga angel. Mabait naman yung mga Seraphim. Mga beast yan, pero dahil nga nasa sa side ng God. Eh, hindi yan sila harmful. Harmless na yan sila. Ganyan. Lalo na po sa langit. Yan yung mga dragons in heaven. Seraphim. Ayan.
Yan yung mga chief. Pag nasa langit ka, ba't chief ka? Chief yung rank mo. Chief. Let's see. Hindi. Ano ka? Chief. Hindi yan. Ano ka? Parang general. Pag sa langit ka, general. Ah, parang general. Parang general yan. Hindi chief. Parang general. Kanya kasi sirap yung talaga yung mataas yung ranks. Or, yeah. Iba naman yung archangels. Diba? Mas kilala yung archangels, no? Pero, nasa ano lang yung mga archangels, mga pangilang ranks. Seraphim, throne, cherubim. Sunod archangels, pang-apat. Pang-apat yan. Kaya si Satanas, ano yan, serpent eh, dragon eh. Kasi seraphim yan. Tsaka sinasabi highest ranking angel kasi nga seraphim yan. Yung sinasabi sa Biblia na cherub daw si Satanas. Kasi yung Bible, madami ng version yan. Parang sinalinsalin na ng mga tao yan. Parang kinonvert. Iba-iba. Ganun yan. Eh, Hebrew talaga yung salita niyan. Or, maring ano pa yan eh. Sinaunang panahon na mga sulat eh. Eh, inano na lang ng iba yan. Parang, in-translate. So, yung iba dyan, hindi ganun ka accurate. Ganun yun. So, ilang beses ko na talaga tinanong yan sa God. Kung ano ba talaga yung si Satanas? Seraphim or cherubim or kung ano siya, archangel. Ang sabi talaga, seraphim daw talaga yan. Kaya nga, dragon eh. Serpent eh. Kasi seraphim na talaga yan. Yun nga lang. Si Leviathan, ano yan? Subspecies ng seraphim. Kaya lang, subspecies nga, sa dagat siya. Sa marine. Sa ano? Sa tubig na dragon. Pero, ano din siya eh. Nagbubuga or bumubuga din siya ng apoy. Diba? Tsaka pito yung ulo niyan. Si Satanas din, red dragon yan. Nabubuga ng apoy din. Pito yung ulo. Ganon. So, let's see. Sino bang mas malakas? Ikaw or si Leviathan? Ikaw bang mas malakas kaysa kay Leviathan? Hindi. Mas malakas siya si Leviathan? O, mas malakas si Leviathan sa'yo? Pero patay na yun si Leviathan. Pag in a seraphim form, ha? Mas malakas si Leviathan. Ang laki-laki pati ni Leviathan. Magkasin laki lang ba kayo ni Leviathan? Ito yung una. Halos magkasin laki lang kayong dalawa ni Leviathan. Pag in a seraphim form. Nasa 300 miles yun yung haba eh. So, pero mas malaki siguro si Leviathan sa'yo ng konti. Kasi ang dami niyang kinain dito sa mundo, sa lupa. Sa earth pala. No, sa dagat nung sa pagkain eh. Basta gano'n. Basta kahit ano lang kainin niya. Nung binaba siya dito sa lupa. Nung siya yung pinamahala sa dagat. Sa tubig. Halos magkasin laki lang. 300 miles. Yan ang haba. 300 miles yun ba ang haba mo pag ina-seraphim form ka? Nung seraphim ka pa? Yeah, 300 miles din. Pero mas malakas daw si Leviathan. Pero patay na yun si Leviathan. Ang meron lang ngayon, espiritu ni Leviathan. Yan yung espiritu na lang yan. Di ba pinakain nga sa mga Hebrews in wilderness yung katawan ni Leviathan? Yan. Ang laki nun. Ang haba nun. Pinatay ng God yun. Kasi di talaga siya makontrol, di siya mapigilan. Walang makaano dun eh. Kasi Satanas takot dun eh. Ilag dun eh. Yung ibang mga anghel katulad ng mga I think cherubim or mga ordinary angels, yung humanoid na mga angels, I think kinakain niya pagka mahuli niya. Kinakain niya. Oo.
Kasi pinakawalan yun, tinali na yun ni Angel Michael ha. Si Angel Michael, malaking anghel yan. Pag in a humanoid form talaga yan, Archangel yan eh. Pero mas malaki daw si Abaddon dyan. Mas malaki daw yan si Abaddon na anghel. Kaso lang si Abaddon, parang nag-reveal siya sa God. Yun, siya yung nag-rule ngayon sa Abyss. So yan, pero mas malakas. Ewan ko kung sino mas malakas, si Abaddon o si Angel Michael. Diba? Ganyan yan guys, yung mga interesting story, no? So, yun ang mga alam ko dyan, ha? So, about sa mga ganyan. Nabasa-basa ko lang din yan. At, syempre, iba tinatanong ko din, no? Syempre, sa basta, may tinatanong lang din ako. Yung ganun, si Satanas, 300 miles yun yung haba niya pag ina-surf yung form. Ganun din. Malaki din siya, mahaba. Malaki yung seraphim. Pero depende kasi yan sa abilities eh. Sa strength and abilities. Ganun. Madami talagang ano dun. Kaya nga yung God lang daw ang nakapatay, ay yung pwedeng pumatay kay Leviathan, yun pinatay na ng God. Kasi kahit patayin pa yun ng paulit-ulit, hindi nga siya muling nabubuhay siya, yun. Ganun siya, basta iba siya sa Leviathan. Ganun daw yun. Ganun lang talaga. Pero tingnan nyo naman, para hindi uncontrollable, hindi siya makontrol, diba? Baga buang na. Ganun. Pero patay na yun. Sino mas malakas? Ikaw bang mas malakas kaysa kay Satanas? I think pareho lang. Parang palang pa. Sino bang mas malakas? Si Satanas or ikaw? Ikaw bang mas malakas kaysa kay Satanas? Mm. Pwede. Yes, oo daw. Mas malakas ka daw kaysa kay Satanas. Kasi pa ganyan talaga siya eh. Kanina parang pahalang pa, diba? Or sino mas mabilis kumilos sa inyo pag i-surf yung form ka? Ikaw bang mas mabilis kaysa kay Satanas? Oo, mas mabilis ka. Mas mabilis ka lumipad, kumilos. Pag yun na-surf yung form, ha? At yung mga pinapadala dito ng mga anghel, eh, hindi yan kasama yung katawan nila. Lalo na yung seraphim. Yung dragon na katawan mo nandun, yun sa langit. Yung espiritu mo lang, alam dito sa lupa. Ganun lang yan. Ganun yung mga, ang origin na yung anghel. Nandun yung katawan nyo sa langit. Wala dito sa lupa. Yung katawan ang hila. Ganun talaga yun. Kahit magbisita dito sa lupa yung mga seraphim na wala namang mission na hindi pinanganak bilang tao, magpupunta lang dito, naiiwan yung katawang dragon nila doon sa langit. Bakit? Matatreten yung mga tao. Actually, hindi naman siguro matatreten yung mga tao. Syempre dragon yun eh. Ang hahaba niyan eh. Doon pa nga lang kayo, Leviathan, nasa tubig lang yun. O, diba ang dami ng pinakain nun? Pati yung mga nephilim, pinagkakain. Paano pa kaya kung mga seraphim talaga na yung hindi kagaya ni Leviathan nasa tubig? O, diba? Threaten yung mga tao. Kasi tao lang eh. Ano bang kainan ng tao dun? No. Hindi matablan yung mga anghel ng mga weapon ng tao. Hindi yan. Hindi yan sila kaya. Kahit bomb pa yan. Kahit atomic bomb. Kasi iba yan eh. Anghel na yan eh. Yung weapon lang ng mga anghel. Yun. Basta ganun kasi yan eh.
So, ano ba to? Ikaw yung magbibigay ng justice din? Justice? Pwede. Palang eh. Ikaw yung magbibigay ng justisya. Ayo. You have that authority to bring justice. Ano to? Ngayon na in human form ka. Na tao ka. Ikaw yung magbibigay ng justisya. Yeah. Paano justisya to? Kasama ba yun sa destiny mo? Hindi naman kasama yun sa destiny mo. It's part of your mission? Hindi. It's part of your purpose to bring justice? Hindi naman eh. Ganun kasi yung mga anghel eh. May sense of justice talaga yan. Ganun. Matindi yung desire nila na magkaroon ng justice yung mga injustice na ginawa. Yun na yun. Hindi kagaya ng tao na iba yung tao. Parang hindi naman ganun ka passionate when it comes sa pagkikrave ng justice sa mga ginagawa injustice. So, ganyan ganun. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, and meron dito. Taurus, Virgo, Capricorn. Actually, it's interesting, no? Pero ilang beses ko na nakuha ng energy yung ilang beses na ito lumabas na yung mga ganito, parang ulit-ulit lang. Pero, siguro, dahil interesting, kaya so, for awareness na din, no? Mabait ka ba? Mabait ka? Hindi. Aggressive kayo. Umaapoy ka pag nagalit ka siguro. Umaapoy ka. Hindi naman umaapoy ha. Aggressive ka pag nagalit ka. Oo. Nakakasakit ka ng puso. Nagalit ka. Kasi lumalabas sa pagiging dragon mo pagka nagalit ka. Siguro pagka may ginawang injustice or unfair sa'yo or pagka napukaw yung natutulog mong emosyon. Parang ganon. So, nainis ba yung mga tao sa'yo pag nagagalit ka? Nainis? Siya. Nainis sila. Ah, pip-tip-tip. Eh, saan ba nung una kanina? Nainis ba yung mga tao sa'yo pag nagalit ka? Ah, nainis sila sa'yo? Naging emotional sila? Nakakasakit ka doon ng damdamin. Nakaka-hurt. Ganun. Ay, sino bang nung una? Sila. Sila nung una. Hindi lang pwedeng unahan. Huwag lamang una kasi. Sila ang nung una. Oh. Nang babackstab sila. Nananakit. Andrider, siyempre magalit ka. O ngayon magalit ka, sila naman sabihin nila masama ka na. Magagalit na sila sa iyo, mainis na sila sa iyo, mag-emotional sila ngayon kahit pinatulan mo. Eh siyempre tao ka lang din yun. Alam nga naman na unawain mo, pare-pareho kayo ng buhay sa mundo to, 'di ba? So ganoon. Ay kung unahan ka, bastusin ka, yura ka yung pagkatao mo. At kung ano pa, no, na i-harm ka. Or yura ka yung integridad mo. Or ano pa, na talagang magagalit ka naman. Okay. So, ganun. Or gawin ka ng injustice, yun talagang ayaw na ayaw naman. Talagang strong yung passion ng mga anghel to have a justice, to bring justice sa mga ginagawang injustice. So, natural na yun sa mga ganyan. Yung origin na yung ganyan. So, ganun. So, I think, matured ka na ba mag-isip? As a person, matured ka na ba mag-isip? O matured ka na daw mag-isip? Yes, nag-transform ka na eh. May managbago na sa'yo. Malaki na yung pinagbago mo.
At syempre, tao pa rin yan, no? Tao yung katawan. Dumaan sa stage as a human being from fetus into a human form, no? Diba? May mga pinagdaanan ka din naman sa buhay, syempre. Parang nasa avatar ka lang ngayon, ganun. Avatar na form, ganun. yeah. So, ano yung mga darating sa'yo? Victory, success, manifestations of your goals, tagumpay, triumphant. At anong pa yung mga darating sa'yo? Person kaya, person. Andito ka kulit. Hindi ka. Ay, si kulit, si kulit, si kulit, si kulit. Ay, itong person na in a hermit mode, maraming ginosting ka niyan, or niyain to, pwedeng aloof, or mahilig mapag-isa, ganyan, mahilig magsulo, mahilig mag-isip ng malalim, kinikilala niya na gusto yung sarili niya, pwede manggagamot to, or yeah, a healer, or someone intuitive, or may pagka-spiritual to, yeah, with a hermit, may mga inaalam din siya sa sarili niya eh, or mahilig mag-meditate. This is someone na may wisdom din to. About sa sarili niya, kahit about sa sarili niya lang, no? May inner knowing. Yung ganyan. Ah, mag-offer to sa'yo ng cup of love. Yung person na yan. Bakit? Ano feeling siya sa'yo? Ay, obsessed. Obsessed siya sa'yo. Patay na patay yan sa'yo. Bakit siya obsessed sa'yo? Anong kinobsessan niya sa'yo? Dahil ayaw mo mag-rest. Ayaw mo mag-take ng action. Ano kinaobsesan niya sa'yo? Dahil nag-iwalay kayo. Dahil you're in separation right now. Kaya siya parang mabaliw-baliw. Dahil iwalay kayo. You're not... your relationship is not stable. Your connection is not stable. Dahil in separation niya kayong dalawa. Yung mga reason kung bakit siya na-obsess sa'yo. Kung bakit siya patay na patay sa'yo. Kung bakit siya parang mabaliw sa'yo. Yung gano'n. Hindi. Maring dahil defensive ka. At gusto niyang bumalik sa'yo. Ano yung dahilan kung bakit parang obsession ba to? Obsession sa'yo with the devil here? Obsession talaga eh. The same time, nasasaktan siya. Dahil hiwalay kayo. At hindi ka na nag-release. Hindi ka na... Parang wala ka nang pakialam sa kanya. Ayaw mo nang, parang takot kang kausapin siya. Pinabayaan mo na yung connection ninyo, no? Hindi ka na nagtitake ng action. Hindi mo na siya inaalala. Parang ganun yung tingin niya, na hindi mo na siya inaalala. And that's why. Nagtataka siya, naguguluhan siya, bakit ganun yung person ko. Parang hindi niya na ako naalala. Parang ganun siya, no? So, nalilito siya. Kung ano. Nalilito siya. Kung, mag-reach out ba siya sa'yo? Ganun. Yeah. Kung pag nag-reach out siya sa'yo with a star, no? Tinakpan ko lang. With a star, kung mag-reach out siya sa'yo ay, maging positive nga ba yung mangyayari? Yung outcome? Kung may future ba kayo together? No, na mag-start lang from reach out. Siguro, past person mo to, past person mo. Or maybe your ex. Hindi past person. Parang ex mo. Ex mo yan. Pwedeng new person. Pwedeng new person to. Or, hindi eh. Separation kayo eh. Ibig sabihin, dati mong karelasyon yan. Dati mong karelasyon? Hindi. Hindi mo dating karelasyon yan. Pero, you're in separation right now. Ibig sabihin, ano to? Nasasaktan siya kasi hindi kayo
magkasama ngayon. You're in separation right now. Sabihin, ano to? Nagkaroon kayo ng mutual understanding in the past? Yun, mutual understanding lang. Yes, hindi nagtuloy-tuloy. Parang, kunwari, nag-chat kayong dalawa. Yung gano'n, nag-chat lang sa isa't isa. Hindi, may ligawan din ba noon? Yeah, maaaring naging kayo, pero parang mutual understanding lang. Parang gano'n, na hindi siya, yung relationship na actual, hindi siya actual na relationship. Hindi siya actual na relationship. Hindi siya nagpursige, hindi kanya pinursue talaga. Maaring sa text lang, hindi ba kayo nakita yan in personal? Hindi kayo nakita in personal eh, ng taong yun eh. Kaya hindi siya masaming relationship talaga or past person or ex mo. Kasi parang mutual understanding. Parang sa chat or message, textmate, mga ganun lang ba? Mga, yeah, ganun. Mm-mm. Hindi kanya talaga pinurso doon ng tao na yan. So ngayon, ano to? Nang hinayang sa'yo. Nang hinayang siya sa'yo. At dahil naglalagay ka na ngayon ng boundary. May self-love ka na eh. Siya naman, emotional na siya ngayon sa'yo. Kahit na hindi ganun ka, maari, pwede. Parang pahalang pa eh. Oo. At dinidesire niya na mag-build ng strong bond with you. Yes. Na magkausap kayo or magkita kayo. Mag-build yun ng relationship na something grounded. Yung totoohanang relationship na. Yung totoong relationship. Yung magkita na kayo. Yung talagang realistic na relationship. Yun ang gusto niya ngayon. Dating anghel din ba tong person na to? Ay pinadala dito sa lupa. Yung person na yan. Dating anghel ba yan? Mm-hmm. Sugo din ata yan. Sugo ba yan? Pwedeng sugo din yan. Kasi ano? Hierophant. Dating anghel din yan. Sa langit mo may relationship kayong dalawa niyan. Anghel pa kaya? Wala. Mission nyo lang. Yan na yung destiny mo. Kasama yung tao na yan. Yan na yung destiny mo. Yan na ba yung destiny mo? Kasama yung person na yan. Actually, anghel yan eh. Oo. Ang magkaroon ng balance inyo. Yan yung mabuo kayo ng pamilya. Bakit? Kailangan yung bumuo ng pamilya. Bakit nyo kailangan bumuo ng pamilya dito sa mundong to? Iba mission mo lang yan. Ito, destiny mo to. Malalaman mo daw. Soon. Malalaman mo pa kung anong dahilan. So, ito na lamang guys for collective reading sa mga baguhan po dito sa akin channel. Please do subscribe at huwag ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box lalo na sa mga nakaresonate sa reading na ito.